Update! Pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kilala ng TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mara Valle at narito na ang headlines para sa news update ngayong araw ng Huwebes, August 4, 2022. News update! Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. personal na bumisita sa burol ni FBR. Pagbura sa compulsory retirement age itinutulak. Dagdag EDSA busway stations, binuksan na. Presyo ng manok, tuluyan nang bumaba. Balita sa Ibayong Dagat, Indiana Republican Representative Jackie Walerski patay sa car crash. At sa balitang papalakasan, Dustin Poirier at Michael Chandler magtutuo sa UFC 281. News update! Detalye ng ating mga balita. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Pasado alas 10:20 ng umaga kanina nang dumating si Pangulong Marcos sa Heritage Park sa Taguig City. Pagdating sa Heritage Park ng Pangulo ay dumaan ito sa likod papasok sa isang kwarto kung saan nakahimlay si FBR. Una nang nag-alay ng bulaklak sa wake ng burol ng dating Presidente si PBBM at si Vice President Inday Sara Duterte. Samantala, unang dumating sa naturang wake sina Energy Secretary Lotilia, Special Assistant to the President Lagda Mayo, House Speaker Congressman Martin Romualdez at Senator Francis Tolentino, pati na rin si First Lady Ming Ramos. Hindi naman idiniklarang holiday ang 9 ng Agosto kaugnay sa pagpanaw ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, hindi dapat basta-basta naniniwala ang publiko sa mga kumakalat na post sa Facebook at sa iba pang social media platform na dinideklarang special non-working holiday ang August 9, 2022. Sinabi pa ni Angeles na hindi ito totoo at walang inilalabas na anunsyo o proklamasyon kaugnay dito. Ayon pa nito, dapat maging mapanuri sa mga binababasa at nakikita na sa social media. Matatanda ang inanunsyo ng palasyo na bibigyan ng state funeral ng Malacañang si dating Pangulong Ramos sa Martes, August 9. Itinulak naman ni House Committee on Senior Citizens Chairperson Rodolfo Ordanez ang panukala upang mabura ang compulsory retirement age na 65 years old sa mga manggagawa. Ayon kay Ordanez, maraming empleyado ang kaya pang magtrabaho kahit na sila ay nasa nasabing edad na. Anya, dapat ay hayaan ang mga ito na makapagtrabaho pa. Samantala, batay sa pag-aaral ng Harvard Business Review, sinabi ni Ordanez na ang kaalaman at expertise ng mga senior citizen na pangunahing predictor ng job performance ay nagpapatuloy hanggang sa edad na 80. Binuksan naman ng Department of Transportation o DOTR sa publiko sa Rojas Boulevard at Taft Busway Stations ng EDSA Busway Project. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ang EDSA Busway Project ay pinagsamang gawain ng DOTR, MMDA at DPWH. Nabatid na bunsod nito ay mababawasan ang oras ng paglalakbay mula Mall of Asia sa Pasay City hanggang Monumento sa Caloocan mula sa 2 hanggang 3 oras, pababa sa 1 oras at 30 minuto na lamang. Samantala, pinuri naman ni Bautista ang mga pribado at government partners nito sa kanilang suporta upang maisulong ang ligtas at komportableng paglalakbay para sa mga commuter. News update! Mayroon naman ng pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa pagpapalawig ng libreng sakay program ng gobyerno hanggang sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Ito ang inihayag ni DOTR Jaime Bautista o DOTR Chief Jaime Bautista na nakapag-set aside na ang Department of Budget and Management o DBM ng pondo para sa nabanggit na programa. Nabatid
a humingi ng karagdagang pondo si LTFRB Chairperson Cheloy Velicaria Garafiel sa pamahalaan kaugnay sa nasabing extension dahil hanggang Setyembre lamang ang kanilang nakalaang budget. Sa ilalim ng libreng sakay, mag-hire ang gobyerno ng maraming bus para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter. Target naman ni Vice President Sara Duterte na kumuha ng karagdagang bus at magbukas ng mas maraming ruta para sa libreng sakay program. Ayon kay Office of the Vice President o OVP spokesperson Reynold Monsayak, naghahanap na ang opisina ng mga partner mula sa pribadong sektor para sa pagpapalawig ng naturang programa. Layunin nila anya na makahanap ng private partners na magpapahiram din ng bus kung saan sagot ng opisina ang gas, sweldo ng mga driver, gayon din ang repair at maintenance. Dagdag pa ni Monsayak na target ng OVP na magdagdag ng bus sa ruta ng Commonwealth at Fairview, Quezon City papunta ng Quiapo, Manila. Una nang tiniyak ng Department of Transportation o DOTR sa publiko na sapat ang mga pampublikong sasakyan para matugunan ang mga mag-aaral na babalik sa face-to-face classes. Bumaba na ang presyo ng manok sa mga poultry farm. Ito ang inihayag ng United Broilers Raisers Association o UBRA sa panayam ng DWIZ dahil sa matumal na bentahan at pagdami ng supply bunsod ng gumagandang performance ng manukan. Anya, nasa 20 pesos ang halaga ng presyo na ibinaba sa mga farm gate kaya't nalulugi na ang mga nag-aalaga ngayon. Tutol din ang grupo na magpalagay o sa paglalagay ng retail price o SRP sa ilang produkto ng manok dahil sa taas baba na presyo nito. Tingin ko sa ngayon ay hindi naman kailangan ng SRP dahil magalaw. Mm-hmm. Magalaw, taas baba eh. Pag maganda ang demand, tataas. Pagka pangit ang demand, katulad ng nangyari ngayon, ay bumaba tapos sumabay pa dun sa gumanda ang performance ng kahit pa paano, hindi po bumabalik sa dati pero gumanda ang performance ng mga farms, dumami ang supply. Samantala, humingi naman ang grupo ng pag-unawa sa publiko, lalo na ngayon nalalapit na ang Burr Months dahil hindi pa rin bumabalik sa demand conditions noong bago nagpandemya ang naturang supply. Kailangan maunawaan natin, hindi pa rin tayo bumabalik doon sa demand conditions noong bago mag-COVID. Mm-hmm. Kanya ang hirap kapain ng mga tingin natin mangyayari sa Berman. Bagamat siyempre yung gobyerno sinasabi ay mag-i-improve. Ang tinig ni UBRA President Attorney Bong Insyong sa panayam ng DWIZ. News update! Balita sa ibang bansa. Nasawi sa car crash si Indiana Republican Representative Jackie Walorski. Ayon kay House Minority Whip Steve Scalise, labis silang nalulungkot sa pagkasawi ng 58 anyos na mambabatas. Batay sa report ng mga otoridad, naganap ang aksidente sa Napanee, Indiana, kung saan nawasak ng lubos ang sinasakyan ni Walorski at kasamang binawian ng buhay ang dalawa pa nitong staff. Samantala, patay din ang driver ng kotse na bumangga sa mambabatas na isang 56 anyos na nababae. Sa sports! Inaabangan na ang pagtutuos ng dating UFC interim lightweight champion na si Dustin Poirier at former Bellator lightweight champion na si Michael Chandler para sa UFC 281 sa 12 ng Nobyembre. Ayon sa MMA Hour, gaganapin ang naturang laban sa Madison Square Garden sa New York. Matandaang nabigo si Poirier na makuha ang world title bid laban kay Charles Oliveira sa UFC 269 noong Disyembre. Habang si Chandler naman ay kilala naman sa kanyang high octane na estilo ng pakikipaglaban. Update. Bago tayo magpaalam, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nakinig sa ating programa. Magandang gabi kay Nelson Malinaw, Aileen Guiang Castro at
ER Ingala. Sa lahat po ng nakinig, maraming salamat at yan po ang aming mga nakalap na malalaking balita para sa araw na ito. Susunod na po ang musika at balitaan kasama si Bert Mozo. Muli magandang gabi, ako po si Mara Valle. Sumainyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang 15 minutong balitaan dito sa DWIZ 882 Lunes hanggang Biyernes News Update.